What's up mga lods, no? Welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Gaming, kung saan mangangalikot, mangangalkalat, mangangapatayan mga free to play at play to earn na game, no? So balik tayo dito sa Mir 4, pero syempre bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutang pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala, no? So balik na nga tayo dito sa Mir 4. Kung makikita nyo ngayon is naka Darkest ako na character, no? So ito yung si Mystere, yung sorceress ko, no? Naka Darkest siya, pero yung syempre mga equipment ko hindi ko pa naman kagad maipapalit into ano, no, into Darkest, no? So makikita nyo kamukha niya si Queen of Pain, no? So karamihan ng costume niya is pag hindi ko nga alam eh, kasi diba kung matatandaan nyo yung character ko is naka pink, no? So yung costume niya nung nag shift ako is napunta lahat into black, no? So naka black lahat yung pinaka main costume ko, ito black wing, ayun, halos lahat naka black and gray. So ito yung ini-equip ko kasi sabi, mahaba yung kapa ito. No, tsaka ano, ang ganda ng scale, parang dragon scale, oh. So ito kasi parang ano, parang dark knight, no? Tapos ito parang pang knight, no? So kaya ito yung ginagamit ko, para ang angas kasi mas mukhang kaliskis, no? So kaya ito yung aking ginagamit, no? So yung corona ko, may corona ganito, kaso ewan ko ba, parang hindi bagay kasi, hindi bagay yung ano. So ito parang may costume pa rin, eh, no? Dahil dito sa ano, sa kanyang ano. So ito ang ginagamit ko, ito mas gusto ko to kasi mukhang ano, mukhang demon. Tingnan mo naman, ano, ulo ng ano, ulo ng bungo, no, yung aking ano, aking orb, no? So syempre ngayon ang gagawin ko is andito yung alt ko, yung alt ko is naka Darkest din, no? So ito siya, so naka ano din siya, naka Darkest din siya, no? So iaano natin yung mga skill, no? Syempre yung mga kanyang skill sisilipin natin. Puntahan muna natin yung ating alt, no? Siya yung magiging punching bag natin sa mga skill ng itong ano, Darkest, no? So syempre kailangan nakikita nyo lahat, no? So para malaman nyo kung worth it ba na magpalit kayo ng bagong class o tamang magstay muna kayo dito, no? So nagdadalawang isip ako kung magshift ba ako dito or magi-stay ako as sword, no? Kasi parang ano, parang nagugusto ako yung gameplay niya. So ito, para makita nyo yung mga skill, no? So na 100%, no? So ang gagawin ko is duduel ko to. Ayan, tapos ito yung gagamitin nating pang ano ng skill, kasi nga alam naman nating high level tong ungas na to, no? So ito yung unang skill niya is itong kamay na tinatawag na anong tawag sa skill na to? Ito, basta itong skill na to. Yan. May ano yan, may deb, no? May bash yan. So kung makikita nyo, pag umilaw yan, itong mga purple na skill is ilaw. Itong tatlo. So yung mga green na skill is napapailaw sila nito, no? Kung titingnan nyo dito sa character na to. So pababa muna ako ng, ay hindi pala pwede. So pag ginamit ko tong skill na to, ayan, umiilaw. Umiilaw yung tatlo, no? So kukombo siya ngayon dito sa ulo ng dragon, no, which is ang tawag sa skill na yon. So ang mga skill dito na nagbabash is itong infernal abyss annihilation at itong terrify is sila yung nagbibigay ng curse. So majority ng skill na nagbibigay ng curse, yun yung nagke-create ng bash effect o ng deb, no, deb success to. Puro curse yan, no? Yan. Curse effect yan, no? So ayan, no? So may aside from that, no, sa curse effect na to is meron din yang upon exploding, eh, no? May chance na makastun itong annihilation, which is itong skill na to. Ta. Ayan. Di nakikita kasi may sobrang ano kasi. So tingnan natin yung skill effect. Saan dito yung makikita yung skill effect? Ito, medium natin. So balance na nga lang natin to. Medium natin yan. So tingnan natin. Tingnan nga natin. So isa PVP na lang natin iyan, no, para makita na maayos yung mga skill, no? So discuss muna natin yung mga skill, no, bago natin gamitin. So
Itong skill na to, itong tatlong green na nagkakreate ng curse, sila yung nagtitrigger ng deb, no, para umilaw yung mga skill na nakasunod na. So, anong mga skill yung mapapailaw nito? Ang una nyan is, itong skill na to, yung summon Craveling, no, yung ulo ng dragon. Kasi yan, no, when curse or bash, 50%, ano, so 3 hits yon. Ito pang crimson na, no, bursting crimson flower, no, tas may terrified effect yan, tas may damage over time. No, so majority ng skills niya is damage over time. So may terrified din syempre, no. Pag na, ano, na fear yung monster, may additional, ano, additional increase sa damage, no. So tapos yung isa pa is itong Eldritch Dragon Strike, yung koko ng dragon. So nagkokos din niya ng bash, no. Tapos may darkness yan. Pag naka-curse yung kalaban, syempre may boost damage. So may stun siya na 100%, no, plus stun chance, no. So nakadepende pa rin to sa resistance ng kalaban yung sa stuns. Tapos may KD to monster. Siyempre, nag-e-effect. Hindi pa natin alam. Titingnan ko kung mag-i-stun ba yan yung character niyan, no. So itong tatlo ang pinaka-main na kailangan nyo. Itong tatlo rin, itong tatlong green, no, para mapailaw nyo yung tatlong purple tsaka itong koko, no. Kasi yung iba dyan is wala nang bash. So yun yung majority, no. So possible magiging bash build din sila, no, tsaka devsack, no. So itong ghost flame, ito yung ito siya, oh, itong isang skill na to. Ito yan, para lang siyang ano yan, oh, may lalabas na ulo ng na tao, no. Nagtitrigger din yan. May parang ano din siya, parang pero sa high level pa eh. Pero sa level na kasi nito, wala pa naman siyang masyadong ano, no. So nag-aano lang siya, nag-i-increase kapag naka-Asura form ka, which is yung ulti. No, mamaya na natin didiscuss yan. Ito, syempre, nagkokos din ng stun, yung Infernal Abyss, which is ito. Yung poison sa sahig. Ito. Hindi, F1 yan, mali. Ito. Nagkokos siya yan. Nagkokos din siya ng stun. So, ibig sabihin, kung magti-trigger yung stun nyo, ano, salong-salo nila to. No, hindi, pag nag-trigger yung itong first skill na to, masasalo nila yung kasunod na skill, na upcoming skill na yon. It's either this one or mas mabilis kasi animation ito kaysa dito sa Crimson Bursting Flower, no. Kaya mas okay na combo sila. So ibig sabihin, pag na-stun mo, salong-salo niya talaga yung ano, yung skill na yon, no. Tapos yung kasunod is itong, siyempre na-discuss na natin itong Summon Craveling. Yung Sanguine naman is yung may life steal, no. Kailangan mo muna Sanguine Brand, which is yung buff, no. Pag nag-i-skill ka, may lumalabas dyan na ito, Sanguine Brand, no. Kapag nag-i-skill ka, nagtumataas yung Sanguine Brand mo, which is para siyang passive, no. Tapos kapag nakompleto mo yan, pag binato mo tong lifesteal, ito, makakukonsume siya. Tapos pag nakonsume siya, no, dun sa skill, nag-i-increase din yung effect niya. Ayun, no. Nagre-recover siya ng MP tsaka HP per stack. So ibig sabihin, tingnan natin kung ilan yung maximum stack ng ano, maximum stack ng mga skill, no. So per stack, 2 stack. So 3 stack, 4 stack, 5 stack, 6 stack, 7 stacks, 8 stacks, 9, 10, 11, 12, 13. So ibig sabihin unlimited stack siguro to, kasi teka lang, tingnan natin, 14 stack na, oh. 15. So ibig sabihin, nakadepende sa pagbato mo ng skill, tuloy-tuloy lang ata ang angas to. Kasi ito mo, nasa 16 na tayo, 17, 18, 19, 20, ayun, 20 stack ang pinakasagad. So ibig sabihin, yung 20 stack na Sanguine, ito, naka full blood na, no, magbibigay ito ng 10% ng HP regen mo, HP and MP. Kasi nakasabi naman doon sa skill na yon, no, upon level 1 lang to, ah, no, sinabi
Ah, hindi pala. Ito pala yung Sanguine brand. Hindi, hindi. Ito, 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 ito. Ito yung Sanguine brand. Ito. Yan. Ayun, o. So, nakadepende yan. So, ibig sabihin, kung naka-full stack ka, full blood ka, meron kang 10% na HP and MP regen. Kasi sinabi naman na, sa di, ano, ayun, o. Tapos, meron kang, ano, yung buff. No? Ayun, 20 stack. No, ito yung, ano, pag ginamit mo siya, meron kang 0.5 per stack. So, ibig sabihin, kung 20 yun, so, meron kang 10% na HP and MP regen. Yung kasunod yung Bursting Flowers, may curse din siya, tsaka bash damage. So, kapag naka-curse, syempre, iilaw, no? Tapos, may damage overtime siya, which is ito yun, yung Exploding Lotus. Yan. Ganun lang siya. So, yung kasunod na skill naman, syempre, is itong Decay, no? Yung Decay is may damage overtime. No, nakadepende sa skill mo. Syempre, may unang damage, tapos may skill. Tapos, may bash damage reduction for, ano, for 8 seconds. So, buff ko ba yun or buff sa kalaban yun? So, asan ba yun? Wala dito, hindi kita, no? So, tingnan natin sa PvP para mas maintindihan natin kasi mukhang sa kalaban siya. Sa kalaban siya nagdi-debuff. So, ibig sabihin, yung bash defense ng kalaban is yung, bababa. So, accept natin to. Accept. So, ikaw, wag ka muna. Pwede bang off ko muna yung ano? Oy, naglag. Hindi pala pwede. So, ito yon. So, pag kinamit ko tong poison, tatama ba ako? Ayan, ayan. May damage over time. Inflicted, no? So, wala namang lumabas na buff sa akin. Sanguine brand lang, no? So, kung sa akin ko gagamitin, gusto ko makita kasi kung ano. Kung may... Ayan, may ano. Ayan, may debuff nga. Nagkakaroon siya ng basag na armor. Ayan. So, ibig sabihin, pag tinama mo nito yung kalaban mo, yung next na pailaw ng character mo, so, alisin na muna natin yung PvP. Pag tinama mo nito yung character mo, yung next na bash attack na marireceive ng kalaban is mas malaki yung bawas. So, ano siya, pang, kumaga, mag-amplify yung mga umiilaw na skill pag tinama mo ng decay. Kasi nga, sinasabi dito na may 10% bash damage reduction siya, no? So, hindi natin alam kung pagdating sa high level pa, titingnan pa natin siya. Siyempre, itong Chain of Blood, no? Ayan, no? Using skill, meron kang 5% HP. Tapos, upon successful attack, so may additional 7%, depende sa tatamaan mo, no? Ngayon, pag nag-ulti ka, which is itong Ashura, no? Pag nag-ulti ka, when form, ayan, no? May bash, bash occurs and 50% to curse enemy, no? Magbabash siya, no? Pag nag ano ka, pag tumama to, iilaw to. Kasi ganyan, no? While caster is in Ashura form, bash occurs and so titingnan natin 'yan. So may ulti naman ako, titingnan natin 'yan syempre sa PvP. So sa PvP natin 'yan titingnan. Kaya natin sinama dito yung ating alaga. No, so tingnan nga natin kung sinasabi ngang iilaw. Ayan, namatay ka agad. Kamote. Pa yan. Takte, naka high level ka pala. Huwag kang ano, huwag kang mag crit base. So ipon muna tayo ng ano, ipon tayo ng pang ulti. So yun nga guys, no. Ang kasunod na skill natin no after ng ulti, after ng ko ano, I mean ulti itong ano, Crimson Blood is itong syempre yung Coco, no. Meron siyang ano din curse pag naka-bash. Tapos nag-inflict siya ng darkness. Tapos meron din siyang stun, no. Nasabi na nga, katulad, sumunod din itong annihilation, nagdi-decrease ng move speed by 100, tapos 5%. So, ibig sabihin, pwede sila pang counter sa Arba, na alam naman natin yung Arba ay sobrang likot. No, tapos meron siyang delayed, ano, delayed explosion na merong stun, tsaka yung ano nga, damage reduction, no, yung debuff. Tapos yung backflow, ito yung pinakamadayang skill. No, kasi yung backflow is merong immune to knockdown and stun while casting. No, so ibig sabihin kung matatimingan mo yung mga skill ng Arba yung so basta karamihan na may ano Arba, Sorceress, may stun yung Sorceress, Warrior, Lancer, no. So ang gagamitin mo is ito. Ito, itong skill na to. Eh ang haba ng skill na to, ang tagal ng ano nito eh ng casting channeling, no? Ito. Itong hadukin na to. So, ibig sabihin, immune ka sa KD habang nakinakas mo tong skill na to, no? So, yun yung skill na yun. Tapos, yung kasunod namang skill is
itong Terrify, no? Ano siya, may chance na mag, ano, fear. No? Tapos merong additional, ano, tawag dun, may decrease din siya sa move speed. No? So, yung huli is ito rin, isa pang another madayang skill. No? Itong Soul Dispersing Mist, no? So, kung may kita nyo, immune ka rin sa KD, tsaka sa stun, no? Tapos, katulad ng backflow, ang backflow is may all damage reduction for 3 seconds, no? Tapos meron siyang amplify, panhit for 12 seconds, no? So ibig sabihin pag kinas mo to, meron ka na nitong damage reduction na to, pag tumama pa, meron ka pang damage ito. Tapos pag ano is pag na-hit ng continuously ng 5 stack, no? Tataas pa. Tapos may remove ano, removes MP. Tapos upon successful last hit, may recover na MP, no? So may meron siyang sarili niyang mana drain, no? So ito yung skill na yun. Ito. No, itong backflow. Tapos ito yung isang skill, yung miss, no? Ito yon. Itong skill na ito. Soul Dispersing Mist. So meron yang ano, for enemies affected by mist, meron siyang debuff na 70 sa spell attack. Tapos yung last explosion niya is merong KD. No, sa upon character is 0 chance, no, sa monster lang. No, ito bang Eldritch is nagsasabi sa player. So walang sinasabi sa player, no. Kasi ito sinasabi 0% sa player, plus 0. No. So 'yun. Tapos syempre yung ulti nito is itong form na to. Ito. 'Yan. Tapos yung atake niya is parang ito, nagkakaroon siya ng spikes, no. Tapos aside from that, yung mga ibang skill niya is na-amplify. Katulad nung skill na to. Sa may skill na ito. Pag tinignan nyo, itong skill na to is na-amplified kapag naka-assura. Ah, so may bash occur siya. Tapos may ano, may curse, no, to curse enemy. No, may damage din siya. So ganun din yung ibang skill tulad ng ito ba pa? Ay, hindi, wala. Wala to. So kailangan alam nyo rin yung mga skill na meron. Ay, ito, may assura din siya. Kailangan alam nyo yung mga skill na pag nag-transform kayo, mas lumalakas. Para pag ulti nyo, yun yung mga skill na pwede yung iba to kagad. Kasi nga, mas malakas, no? So, wala, no? So, titingnan natin yung ano niya, yung awakening niya, no? Ayan, no? Kung makikita nyo, awakening ng ulti is meron siyang cannot gain vitality from attack, no? So, may resist, stun resist boost siya, knockdown, bash damage reduction, crit eva, napakalaking ano niyan, no? So, ibig sabihin, pag nag-ulti ka, halos immune ka na sa crowd control ng mga kalaban. Aside from sa Eva na ang taas ng dodge mo, syempre pag natiterrify yung sa monster, no, character feels fear, 40% 70% chance trigger ng stun. So depending sa curse, no, may move speed pa na bawas. So ngayon pag na tier 10 mo siya, invincible ka for 2 seconds. So ibig sabihin, hindi ka tatamaan ng damage, no? Napakadaya. Siyempre, alam naman natin may pet din na may ganyan ding effect, no? So immune ka sa KD for 15 seconds, KD and stun. Yung basic damage din is reduction is 50%, crit eva is 200. Napakalaking bagay kasi dito ang 100 lang to, ito naging 200 times 2. Tapos siyempre ito pang mga additional debuff niya, no? So itong Ghostly Flame naman, ang awakening skills niyan pag nag tier 8, no? Siyempre yung Asura form. Tapos skill damage boost, PVP damage reduction, no, for 10 seconds. Yung bawas sa'yo ng kalaban. Tapos meron pang ano, debuff na 50, minus 50. Tapos upon successful bash, ibig sabihin pag ulti mo, pag pinatama mo to, merong darkness for 12 seconds. No, siyempre yung nadadagdag niyan kapag naka, ano na siya, legendary na, is ito. Cooldown reset every time na magsasuccess yung bash mo, no? So pwede tong i-spam, depende sa swerte mo. So yung next na Infernal Abyss is ang nadagdag sa kanya is yung skill damage, tas debress, minus debress puyitik, no, kapag naka-assura form ka. Tapos meron siyang ano, ayun, no, yung trigger ng darkness ng 60% chance, tas triggering 100% ng silence, no? Tapos depending sa stack ng darkness, no? So napakalaking bagay niyan. Kasi ito na di-debuff lang to ng ano, ng pots. Yun lang ang problema, no.
kaya tong i-debuff ng spots, kaso hindi naman naglilinger yung pots na yun ng immune ng matagal, no? So ibig sabihin, pag pinats mo yun, pwede niya uling i-apply sa'yo yung darkness or silence, no? Syempre may pet din kasi na nagtatanggal nun. So syempre ito yung huli, may curse na 10 seconds. Ang nadagdag is increase nitong itong ano, skill boost. Tapos ito, minus 200 EVA. Anti ano sila, anti, itong skill na to is anti Taoist tsaka Arbalist, no? Tapos ito, napakalaki, oh. Dev rest 80%. So lahat ng skill na ito iilaw pag tinamaan mo nito, pag naka-Asura form ka. So yun yung lagi yung tatataan, merong Asura, kailangan mo naka-ulti. So yung Summon Craveling, ang skill na nadagdag sa kanya is Asura, may Terrify, tapos ano, receive a Soul Wound effect, inflict all damage reduction. So meron ding Fear Chance, syempre. Ito yun, may Darkness din siya, oh. No? So syempre, Terrify for the character for 2 seconds. So hindi natin alam kung yung character na tinutukoy dito is monster or player. Kung player to, napakalaki bagay, 2 seconds, di ka makaka-atake. Parang stun siya, no? So, syempre, yung legendary effect niya is 3 seconds ng character, ng ano, na, ayan, kinonfirm na dito. So, 3 seconds sa player. Kapag naka-Asura form siya, dito 2 seconds lang, no? Tapos, yung damage reduction is 30%. Amplify, damage amplify. So, ibig sabihin, lalambot yung character, yung kalaban nyo. Tapos, 55% chance ng darkness. Ito yung pinakamalakas, ha? Tapos yung kasunod ng Sanguine Awakening, yung buff to, ah. So, ayan na, recovers 5%. Sinabi naman na yun doon. Ang nadagdag is, dito. Ito. So, meron siyang plus PVP. So, meron siyang plus PVP. No? Ayan, no, 4% PVP boost pag naka-buff ka. Tapos, 10% din naman dito, 1% per Sanguine Rose. So, ito yung pinakanadagdag. Napakalaking bagay. Tsaka yung PVP na nandito. Ito. So, PVP, ano to? PVP oriented. Kasi kung makikita nyo naman yung buff niya is for PVP talaga. So, pag legendary na is im-increase to. Tapos, ano ito? Sa may party. May party effect na siya. Ibig sabihin, pag nag-Asura form ka, tapos ginamit mo ito, yung mga party mo may heal ng 50% recovery effect, no? Yung pangapats nila, yung mga heals sa kanila is nag-i-increase. So, ay, hindi ko lang sure pala kung sa pats, pero yung recovery, so ibig sabihin sa tao is plus 50% percent yung ano, yung increase niya sa buff. No, yung kasunod is itong Crimson Flower Bursting. So, may kita natin yung Asura form niya, may boost ng damage ng 15% tsaka all damage boost, no, na 4%. So, yun lang naman yung nabago. Tapos, pag naka-ulti na siya, 8% na to. Tapos, recover, so lifesteal upon bash. May lifesteal. Vitality, 1% yung HP. Tapos, wala naman ng iba. Siyempre, yung boost damage. Tsaka ito. So, yung decay, tingnan natin. Meron siyang, una dito sa epic is, removes magic shield and cloaking. So ibig sabihin, yung mga kalaban mo, pag nakita mo nang ano, nakita mo nang nag-shield tsaka nag-cloak, no? Pag pinindot mo to, tanggal kaagad yung invisible nila. Tsaka yan, no, 100% dev rest, triggering decay, removes buff effect from characters. So ibig sabihin, yung mga buff ng ano, tao is natatanggal din itong decay. Tapos unremovable yung dev rest niya. No. So, napakadaya. Tapos yung legendary tier niya, syempre, is fixed damage whenever character is hit. Yung poison. Adage damage. Syempre, may curse of pain to the character hit last, no? So, ayan, pag naka-Asura ka rin, syempre, yung remove cloaking din, tsaka yung remove ng debuff. Tapos, reduce vitality of character by 20%. Di ko alam kung ano yung tinutukoy na vitality, kung HP ba to or ano ba tawag dito? Kasi pag vitality, ang ibig sabihin kasi HP. No? Pero kaya yun, no? 20% ng HP. Kung HP ang tinutukoy niya na, so i-confirm pa natin yan syempre. Ang next naman is yung Chain Blood. So yung Chain Blood is Chain of Blood pala.
Pag naka-assura, merong trigger ng ba, syempre. Target skill HP amount recover, minus 40%. Successful bash is inflict darkness, tapos skill cooldown reduction, no? So, i-increase yung cooldown ng kalaban to target spell death. No, so napaka OP nito sa PvP kasi punong-puno. Kung yung tao is pinupuno ka ng buffs, mas man debuff, mas pupunuin ka ng debuff nito. No, so yan. Syempre, no, kung cannot use divine water for 10 seconds. Ano yung divine water? Pang ano, pang resuba yan. So hindi ko to alam yung divine water na to. Tapos may cooldown reduction na 20%. No, may spell depth na 20. 200 pala, minus spell depth na 200. So, punit ka dyan. Yung Eldritch, Dragon Strike. So, ayan, may monster attack. Tapos may, ano yan, may knockdown 70% sa character. Ay, hindi pala. 50% sa character pag epic pa lang. So, immune ka sa ano, immune ka sa KD pag kinas mo yan. No, tapos may, sa monster 100%. May damage monster 8%. So, kapag naka-legendary ka naman, 12% damage monster, 70% sa knockdown sa character, plus yung syempre yung success chance mo, no? No? Kailangan mo rin pala magpataas ng KD, ano dito, stun tsaka KD. Hindi lang siya dev, ano? Devsack. Stun KD rin pala siya. So, ayun, no? Tapos, while caster is in Assura form, no? Hindi mo pala kailangan kasi meron kang boost kapag naka-Assura form. So, ibig sabihin, kapag hindi ka naka-Assura form, dun lang hindi masakit yung, hindi masyado magti-trigger to. Pero pag nag-Assura form ka, no, meron kang boost na 150 sa KD, 100% sa stun. No? So, hindi mo kailangan totally magbuhos sa stun. Kasi, stun tsaka KD kasi nga, meron kayong ulti na ina-amplify yung skill effects ng mga ano mo. So, ibig sabihin, pagka ulti mo, bato mo to kagad, malaki yung chance na KD or stun yung kalaban. So, sunod yung annihilation. So, ang awakening effect niya. So, ito yung may ano, stun. So, darkness ulit. Blind darkness. No? Nagre-reduce ng all damage. Siyempre, yung recovery, heal recovery. Tapos, basic attack, no? Tumataas din. Sa ano, may nasty curse. Nag-stun resist. 20% keso. Kailangan naka-assure ka. Tapos, unremovable yan. Hindi natatanggal. So, siyempre, yung heal mo, bawas ng 60 yung defense, the all damage reduction, all damage mo is bawas din ng 60 all damage reduction, so sa kalaban, so humihina yung bawas nila. Tapos yung sunod yung backflow, ito yung immune ka sa KD tsaka stun. So ayan, o character while Assura form, character cannot be invincible for 10 seconds unremovable. So, ibig sabihin, pag nag-Assura form ka, binato mo to sa kalaban mo na Arba. Hindi. Yung may invincible na skill pala. Or diba, or yung pet, hindi gagana for 10 seconds, no? So, syempre, may mga stun din siya. Tapos yung, ito. No, pan last hit. Recovers MP, tsaka kukunat ka. Syempre, may amplify damage din sa kalaban. So, yung sa ulti niya, is Assura form tas kasanguine black flow to the character for 10 seconds, dealing damage equal to 30% of current HP when that character receives recovery effect from certain skill. So ibig sabihin, pag hinil mo yung kalaban tapos ginamita mo ng naka-Assura form na sanguine black flow ka, 30% na current HP nila. Kung 100% yung HP nila, bawas kagad sila ng 30%. No, tapos ano, kana hindi pwedeng mag-invincible yung ano, hindi naka-atake. Yung hindi tinatabla ng damage yung kalaban for 20 seconds. So, napakadaya. So, syempre, parang ano siya eh. Parang PvP-oriented talaga eh. So, itong Terrify. Ayan, meron siya mas Terrify. No, minus 100% accuracy sa kalaban. Tapos, may dodge build pa siya. Baka tumama ka talaga dyan. No? Tapos, meron siyang speed. Tapos, all damage reduction. Tapos pag naka-ulti na, may increase na naman ang additional PvP damage boost. No, tapos 200 accuracy. Baka tumama ka talaga. So, yung huling-huli is itong Soul Dispersing Mist. Kaya titingnan pa pala natin yung ulti. No? Ito, napakarami ng effect. So, may KD. So, ito is, ano, plus 1 Sanguine Brand Stack upon taking melee. So, ibig sabihin, habang inaatake ka ng melee, tumataas din yung sanguine, ano, sanguine brand mo.
Tapos blind, 60% blind kapag nag-gas ka ng Asura form, yung ulti. Tapos meron siyang silence, tapos Eva. Eva by 300. For ano. So sa pool na naman sila. So, syempre yung ulti, yung legend is ayan. To, syempre Sanguine Brand, while miss state increase miss explosion damage siya pan taking melee attack. So ibig sabihin habang pinapalo ka during nagkakas ka nito, nag-i-increase yung damage or yung stack, no? Pag kinas mo tong miss state. Saan ba yan? Kinas na eh, no? 17 seconds. So kapag kinas mo siya, nagkakaroon ka ata ng buff na tinatawag na miss state. Gamitin natin 'to para maano. So hintayin natin magano, tingnan natin kung ano yung tinutukoy na miss state noon. So itong F2, ayan oh. Wala ah. Basta para kasing nagiging usok siya kapag kapag ginamit mo yung miss ito. So ibig sabihin habang sa base sa explanation ng skill is habang naka-cast yung skill mo is nag-i-increase yung damage, no? Miss explosion. Upon take, yung dulo ata yun yung miss explosion, yung sabog sa dulo. So syempre 700 EVA, no? Kapag tinamaan ka ng miss, ibig sabihin sa pool na sa pool ka. So syempre yung uling-uli, ano, iano natin yung ulti. Siyempre, yung ulti is 15 seconds, immune ng 2 seconds. So, yan. May mga reduction. Siyempre, ganun din sa... Ayan, may terrified target for 100. Triggering 100% chance stun. So, ganun din halos dito, no? So, yung mga percentage lang ito. Ito, 100% chance, oh. Feel fear. Triggering stun. So, yun nga lang naman yung ano yan. Yun nga lang naman ang... ano ang nangyayari ngayon, no? So gusto ko nang mag-shift kaso wala akong pera pang shift, no? Dahil alam naman natin kas-kas gaming lang tayo. Ang pwede kong gawin, ang pinakasimple kong pwedeng gawin is mag-antay, no? Pwede kong bilhin ito, itong product na to. Pwede kong bilhin, no, ng 4 times itong special ticket, no? Pwede kong bilhin yan. Tapos mag-convert ako into Darkies. Ito. Or antayin ko muna. Kasi hindi lang yan lang yung pwedeng bilhin eh. Kasi may mga ano din. May mga item din na pwedeng bilhin. Which is andito sa mileage. Ito. Yan. Pwede ko rin bilhin yan. 6. Or pwede akong kumash cash. Which is, asan ba yun? Ito. No? Yan. Special exchange ticket. Depende kung gusto ko. So yun nga guys, hanggang dito na lang muna tayo, no? So maraming salamat syempre sa mga nanatili na load. Syempre please hit like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video, no? Pwede nyo rin yan syempre i-share. At syempre pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba, no? So pag-iisipan ko pa ako mag-ship ako papunta dito or mag-i-stay muna ako sa Sorceress at mag-chachaga. So yun nga guys, lagi nyo tatandaan, keep grinding and keep earning. Mister here. Peace out, guys.